Hello po, good morning po sa ating lahat. I welcome back na naman po sa ating YouTube channel. For today's video, ay atin pong pag-uusapan po kung gano'n ba kalaki at kung gano'n po kabigat yung mga biik po na nasa 20 days po na after po sila ipinanganak. So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Good morning ulit po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. So ngayon po, ang ating pag-usapan po mga kaibigan po ay tungkol po sa ating mga alagang biik po. Sila po ngayon po ay nasa 20 days na po sila po mga kaibigan. So dito po, sila po ay nasa 10 biik. Ayan, sila po ay natutulog ngayon kasi po, kakatapos lang po nilang dumidede po sa kailang mama pig. And then, dito po sa kabila, ay nasa 21 days po sila mga kaibigan. Kasi sila po yung nauna pong ipinanganak kaysa po doon sa ating isa pong inahin. So yung pagitan po nila sa pamanganak ay nasa isang araw lang po mga kaibigan. So yan, ito po yung ating nasa 21 days na mga biik. Sila po ay marunong na pong kumain ng booster feeds. So ngayon, nasa 21 days, siguro pagdating po natin ng 25 days pataas, yung booster feeds natin po ay mag-mix na po tayo ng pre-starter. Dapat kasing pag nag-change feeding tayo, huwag po yung biglaan na pagka-change feeding. Kasi po, yung tiyan po nating mga biik po ay hindi pa po ganun ka stable yung kalang panunaw. Kung ano po yung nakasanayan lang kinakain, ay yan po yung inutunaw po nung kanilang tiyan. So ngayon, bago po tayo mag-shift into pre-starter, ay hahaluan mo natin yung mga booster ng pre-starter. Sa ratio po ng paghalo dyan mga kaibigan ay nasa 50-50 po. So 50% na booster at saka 50% din po na pre-starter. Para yung lasa po ng booster na kadalasan kinakain po nating mga biik po ay malalasahan pa rin nila. At saka yung kalangtsyan po ay makapagtunaw pa rin ng booster kasama na po yung pre-starter. Po sa natanong sa akin kung gaano ba kahalaga yung auto drinker doon po sa ating mga inahing baboy. So ayan po mga kaibigan, yan po yung kahalagahan ng auto drinker. Kasi po kapag nauuhaw yung ating inahing baboy, sila po ay automatic nang iinom ng tubig. Iba kasi yung may auto drinker kaysa walang auto drinker kung tayo po nagpapainom. Kasi kapag tayo po nagpapainom ng tubig, nilalagay po natin doon sa kanilang pakainan, ang tendency po niyan ay yung tubig po ay ma-contaminate kasi maaapakan po natin mga inahing baboy at saka yung mga biik po ay maaapakan din lang yung tubig doon po sa pakainan po natin inahing baboy. Kapag nasa auto drinker kasi, mapanatili natin malinis yung tubig na iniinom po ng ating inahing baboy. Kaya kapag sa ganitong stage po na nasa 20 days, malalakas na pong dumidede yung mga biik. Kaya yung katawan po nating inahing baboy ay nangangailangan po siya ng tubig, maraming tubig. Ang kinakailangan po sa ganitong stage po ng mga biik po sa ating inahing baboy ay nasa 1 container ng tubig ang kinakailangan lang inumin bawat araw. So isang container po ay nasa 20 liters po yan. So, ganun po karaming tubig ang kanila pong dapat mainom. Kaya importante talaga yung auto drinker at saka maroon po tayong maraming supply ng tubig para naman po makainom ng maayos po yung ating mga inahing baboy. So ngayon, yung ating pong mga biik ay nasa 21 days na po sila at saka 20 days. Dito po sa kabila, ang tansya ko po nito ay nasa 12 kilos yung pinaka malaki po dito sa kanila. So, nasa 20 days pa lang sila pero nasa 12 kilos na po yung pinaka malaki. Siguro yung pinaka maliit, ayan, nasa ano pa lang yan, nasa 6 to 7 kilos kasi mayroon po siyang diferensya. Yung kanya pong paa, ayan, yan po ay naapakan po ng kanyang inahing baboy kaya medyo lumiit po siya. Pero yung malalaki po nito mga kaibigan, sila po nasa 12 kilos na po at 20 days pagkatapos po silang ipinanganak. Ayan, dito na po sa kabila, sila po ay ganun din. Yung pinakamalaki dito ay nasa 12 kilos
siguro yung pinakamalaki at saka yung medyo maliliit ay nasa 8 kilo. Kasi yung baboy kasi minsan yung iba kapag sobrang marami sila, kasi dito po nasa 12, may tendency talaga pong hindi po makapareho yung laki nila. Pero yung pinakamalaki talaga ay nasa 12 kilos na po yan. So nasa 20 days pa lang ito, mga kaibigan. Siguro kapag nawalay na po sila, aabot na po ito ng kasi ako pinagwalay nasa 25 to 30 days. So yung winning weight po dito ay nasa siguro nasa ano na, nasa 13 to 14 kilos na po, mga kaibigan, yung winning weight nila. And then kapag sila na po ay ma-dispose natin, yung disposal weight ko po dito ay nasa 15 kilos pataas. Yan po yung ating disposal weight. So nasa 40 to 45 days po yung ating mga biik sa mga panahon na iyan. Minsan nga yung iba dati umaabot pa po ng 20 kilos bawat biik yung isa. Pero ngayon, kasi nung dati ako po nag-release ng 45 days. Pero ngayon medyo mahal yung feeds. Siguro tayo po yung mag-release ng mga biik nasa 40 days po yung pinakamataas. Kasi po kapag nasa 40 days na po, malalaki na po ito, mga kaibigan. Aabot na po sila ng mga 15 kilos pataas. So para po tayo mga hog raiser ay hindi po tayo malugi doon po sa pag-alaga po nating mga biik. So dapat presyuhan po natin ng maayos doon po sa laki ng biik po na atin pong ibibinta doon po sa ating mga buyer po, mga kaibigan. So ngayon po, ang presyuhan po ng biik dito sa amin ay nasa 3,500 yung pinakamababa at saka 4,500 po yung pinakamahal o yung malalaking biik na po talaga. So yan po yung presyuhan dito po sa aming probinsya po, mga kaibigan. Ito po yung vlog natin ngayon at sana naman ako nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon po kung paano talaga alagaan po yung mga biik para po sila po yung mapalaki nating malusog, masigla at hindi po sakitin po, mga kaibigan. So salamat po sa inyong panonood at hanggang dito lang po. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.